Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Well, maganda. Kasi hindi ka na stuck and you're ready to start a new beginning sa buhay mo. Kumbaga, ano ka na, fearless ka na. Hindi ka na na-stuck sa fear. Yung parang, yung hindi ka makaalis, hindi ka makapag-take ng action kasi yung isipan mo at that time ay magulo or parang yung nakatulala ka lang, yung gano'n na hindi ka makapag-take ng action. It's because of fear or kung ano man yung reason na na-stuck ka. Pwede ding negative energy as you see, no? Na parang may nanggugulo sa isipan mo, may nagkukontrol sa'yo, pwede ganyan, no? Kung kaya na-stuck ka ngayon, ay, you know, in reverse yan, you're free to start a life na malaya ka. No? Malaya ka na meron ka ng freedom na gawin ko ano yung gusto mo, i-pursue mo ano yung gusto mo, nasimulan na ko ano yung gusto mo simulan, yung ganyan, no? Tahakin mo na yung path na gusto mo tahakin, yung ganyan. Well, kumbaga, hindi ka na matatakot, no? Kahit na yung tingin mo ay it's too risky, no? Parang ganon, na umalis or ang mag-take ng action, ngayon ay magiging ano ka na eh, magiging fearless ka na eh, you know? Na with the color red here, red, no? Red and green. The color red, you're brave now, no? Matapang ka na, courageous. And with the color green, so parang nagkakaroon ka ng ideas, no? Nagiging creative yung mind mo, ano na yung simulan mo, nagiging, ano ka na ngayon, nagiging active, no? With the color red, baga, meron ka ng energy, and you, pati yung mind mo active and nagiging idealistic na, no? Na meron ka ng goal, meron ka ng gustong i-pursue, meron ka ng gustong simulan, yung ganyan. Na you will start from the zero, no? Again, yung ganyan na parang zero na din yung fear mo, no? Wala ka ng fear, wala ka ng takot, no? You don't mind. Kung ano yung hindi mo kinakatakot or hindi mo iniisip na yung kahinatnan, no? Yung takot, hindi ka na mapapangunahan pa ng takot, ng fear, and anxiety, no? So yung ganyan. Kasi hindi na confused yung isipan mo, klaro na yung isip mo eh. Alam mo na you need to take action to start a new beginning in your life, to start a new journey na tatahakin mo, yung ganyan. And maybe mahilig ka sa pusa, aso, mga ganyan, or else ay spirit guides mo yan, no? Mga, ano ba yun, anima, spirit, meron ganyan eh, yung totem mo ba, no? Aso, pusa, totem, spirit, mga ganyan. So yan, yes, para bang sumisimbolo ka ng pusa na flexible, courageous, brave, and parang ma-deflect yung mga negativity, no? Ganun. Kasi yung pusa ay takot yung mga bad spirit dyan, di ba? Mga evil energies, evil spirits sa pusa, di ba? And maybe you're a loyal person, no? With a dog here, loyal, loving, trustworthy, a good friend, yung ganyan, a reliable person, mga ganyan ba, no? So, what we have here is Libra, Gemini, Aquarius, and yeah, with a fool.
ano yung mga papasok sa buhay mo. Yung full na yon, lahat ng signs yun. Nandun. Pasok yan. Ano ang mga papasok sa buhay mo ngayon? Ay, success to. Success. Ang dami ata. Success sa effort mo. Okay, kung dati ay yung hindi ka nakakagawa ng mga gusto mong gawin kasi na-stuck ka. Kung hindi mo magawa-gawa yung mga gusto mong gawin. Or else ay kung nag-e-effort ka man, kung trabaho ka ng trabaho pero walang fruits. Ngayon ay magkakaroon na ng fruits or bunga yung mga pinaghirapan mo. Magiging maliwanag na yung kinabukasan mo, magiging successful ka na daw, and mag-create na ng bunga or abundance, no? Magiging fruitful na maybe sa sunod na taon or yeah, ilang ano na lang, ilang days na lang, 'di ba? Magbabagong taon na. Kumbaga, magiging masagana na yung buhay mo. Or soon, no? Soon na soon. And magiging palaban ka na dito with the Five of Wands. Hindi ka na magpapa-ape, hindi ka na magpapatalo, magiging bold and driven ka na, you know? Kumbaga, palaban ka na eh. Magiging competitive ka na. Pasensya na guys, matuta ko yung mga. Let's clarify this Nine of Swords. What's with the Nine of Swords? Oh. Meron kang parang mahirap sa'yo or parang you need to choose kasi, no? To leave. May iwanan ka. Meron kang iiwanan. And parang or may kailangan kang piliin, may kailangan kang pagdesisyonan. Kaya maybe ano to, magkaroon ka ng career sa ibang lugar, pwedeng ganyan na kailangan maiwan yung family mo. So medyo sasakit yung ulo mo or parang may stress ka, kakaisip yung mga ganyan, no? Kasi may kailangan kang iwanan, no? Para bang mahirap yun para sa'yo, pero kailangan mong iwanan. Or else, yung person mo, kailangan mong iwanan. No? Kailangan mong pumili. Lalo kung meron kang option. And it will create, siguro, yung mag-overthink ka din. No? Magaganon. Na may kailangan kang piliin. Lalo kung may dalawa kang option. Or kung meron papasok ng dalawang person sa buhay mo. Or kung merong choices, pwedeng career, or anything, yung ganyan, na may kailangan kang iwanan. Kaya, medyo sasakit yung ulo mo. Kasi meron kang kailangan iwanan eh. Oh, may kailangan kang piliin. Yan. Pero maging fighter ka na dito. Yo. Fighter, competitive, no? Kumbaga, malakas na yung dungan mo. Or, hindi ka na yung talunan. Yung ganon. Magiging palaban ka na. Or, malakas na yung, or strong na yung aura mo. Mga ganyan. Yung, hindi ka na basta-basta magpapa-ape. Mga ganyan. Strong na yung personality mo. Ganyan. So, what we have here is Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and Aries, Leo, Sagittarius, Leo. Sa relationship kaya, may papasok sa buhay mo na person? Ay, meron. Meron. Yan yung person na wish mo or wish mo. Ayun, oh, meron mag-offer sa'yo dito. Stable yung beginning. Kaso lang, ay pagka-immature pa to, or bata isip, no? Kumbaga, hindi pa siya ganun ka-experiensyado,
Pero seryoso naman kasi gusto niya ng growth. Yung ganyan. Seryoso siya to be in a relationship with you. This is someone independent, stable, komportable yung buhay niya, confident siya, may tiwala talaga sa sarili niya, kahit sa looks niya, no? Para bang feeling niya talaga attractive siya. Or hindi lang feeling. Yun talaga yung thoughts niya. Or yung nafe-feel niya. Yun yung ina-vibrate yung energy, no? Confident siya and attractive siya. Yung ganun. And may masay siya ba? No? May masay siya sa buhay na may pagmalaki siya. No? Yung ganun. May maipagmalaki tong person na to. So, possible na sagana talaga yung buhay niya. No? With the Nine of Pentacles. Maganda yung source of income nito. Masagana, abundant, and parang maganda, maganda yung buhay nito. And maybe, finish mo to. Ito na yung katuparan ng wish mo, itong person na to. Napapasok sa buhay mo. Tungkol sa person na yan. Taurus, Virgo, Capricorn, and Cancer, Scorpio, Pisces. Anong tungkol sa person na yan na mag-offer sa'yo ng cup of love? Or hindi lang basta cup of love eh. Ano yan eh? Offer, a stable offer yun, no? Well, Eight of Swords in Reverse, and the Queen of Cups. Okay. Ang dami, no? Pero, yung person na yan, emotional, sensitive, pero at the same time, matibay, strong, and brave yan. Brave, matapang. At resilient, yes. Merong inner strength, inner stillness. Yung ba sulid siya, no? Hindi lang sa panlabas na nagpipretend, hindi lang ganun. Kundi yung matapang talaga siya, no? Sa kalooban niya. Full of courage, full of bravery, yung ganyan. Strong, inside and out, yung ganyan. And nakalabas lang din ito sa ano, mahirap na situation. Parang na-trap siya doon. No? Na parang na-stuck siya or na-trap din. Hindi siya makaalis ba? Wala siyang freedom. Nagkaroon na siya ng freedom na magmahal or sundin kung ano yung tinitibok ng puso niya. Meron siyang minamahal or emotional siya. Ikaw ba yun? Ikaw ba yung mahal niya? Ikaw yun? Ikaw yung mahal ng tao to. Yes. Na-stop yung connection yung dalawa. Ikaw daw. Nagkaroon ng stagnancy. Na-stop. Stop talaga. Ganon din yung person na to. Na-stop din. Na-stop yung connection nyo. Nawala na nangyari. Nagkaroon ng pause. Na-stop din yung person mo. Nagdusa siya. Nahirapan siya. Parang nasa limbo, yung ganyan. And parang nag-antay na lang ng kamatayan, yung ganyan. No? Parang ganun ba? Emotional, sensitive. So, baka nga nagtangka pa to na magpakamatay. Kaso lang siguro naisip niya. Kawawa siya. No? Isip niya siguro na kawawa yung kaluluwa niya. Magpakamatay siya. So, yeah. Pero nakaalis na siya or naka-recover na siya, no? Nagkaroon na siya ng freedom or kung ano man to na na-stuck siya. Ano pa yung mga pinagdaanan ng person na yan? Na-stuck siya. Pwede ding may mga personal problems yan. Lalo at sensitive to. Madaling masaktan, madaling ma-hurt. So, yan. Pero, parang
madali din magpanic tong person na to. Pero strong eh. Or kumbaga, nininervyos. Nininervyos to. Pero strong siya, courageous. Pero parang kinakabahan lang ba. Ganun siya, mixed. Yung kanyang personality. Depende yun siguro sa mga pinagdaanan niya din. Kasi bawat tao may kanya-kanyang pinagdaanan. And yun yung naging resulta sa kanya. Ganun yung naging reaction niya. Pero strong siya, matibay siya. Maaaring kinakabahan man siya or parang ininervyos pero hindi siya napapadala, no? Sa fear. Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, and Leo, Capricorn, Pisces. Kilala niyo na ba yung isa't isa nito? Oy! Yes, kilala niyo na yung isa't isa. And possible na hindi na ma-stuck yung connection yung dalawa. Magkabalikan na kayong dalawa. Magkaroon na ng union sa inyong dalawa. Magkaroon ng mutual understanding sa inyong dalawa eh. Or maybe a relationship. No? Kaso na na-stuck na eh. Pero ngayon, kakabalikan kayo. Yung person mo na yan ay hindi na din siya ma-stuck pa. Dahil hindi na ma-stuck yung connection nyo. So, yan. Tingnan natin yung feelings ng person mo sa'yo ngayon. Baka nagmamahalan kayo or pareho kayo ng feelings. Mayroon yung isa't isa. Pero tingnan natin. Ano ang feelings ng person na yan sa'yo? Ang dami naman ito. Sa'yo nga siya na-stuck. Parang na-stuck yung buhay niya, na-stuck or nagkaroon ng pause yung dalawa. Yung parang tingin niya na parang nagpabayaan na lang ba sa buhay? Parang nagliwaliw or hindi. Parang nakatunga nga na lang siya. Parang magkaroon ba? Affected talaga siya. Na hindi siya naging motivated. No? And dahil sa nangyari sa iyong dalawa, na-stuck din siya. Naging unmotivated itong person na to. So, yan. Siguro sa mga personal goals niya, affected siya. Pero, tingnan natin. Ano ba ang deep feelings sa iyo? Mahal ka ba niya? Sabi dito, nag-hesitate na mag-take ng action or makaalis siya. Yes, mahal ka niya. Pero, nagdadalawang isip to. Bakit? Anong reason? Bakit nagdadalawang isip siya na mag-take ng action? Pero, mag-take siya ng action. Kasi nga, yung mawala yung freedom niya ba? Na feeling niya kasi may pagano to yung may pagka-proud yun ang kuha ko dito. Yun yung matatamaan siguro. Yung pride niya. As you see, parang proud siya sa mga achievements niya, no? Sa mga narating niya, sa kung ano yung situation niya, kung ano yung buhay niya ngayon, kung ano siya, di ba? Parang confident na confident. Tapos, siya yung mag-take na action sa'yo. Kaya, parang nag-ano siya yun, nagdadalawang isip na ano ba, mag-take ba ako ng action ko sa person? Na mag-take ba ako ng action sa person ko or hindi? Parang gano'n siya. Na possible na ayaw niya mapahiya eh. No? Pero mahal ka niya eh. Emotional siya sa iyo eh. In love siya sa iyo eh. Mahalaga ka sa kanya eh. Pride niya or yung feelings niya sa iyo.
yun yung nagtatalo. Yung pride niya or yung makasama ka niya. Yung parang ganon. Yung makapiling ka niya. Yung ganyan. Ano ang feelings mo dyan sa person na yan? Oh, the Fool in reverse. Ayaw mo nang makipagsapalaran pa dyan sa person na yan? Maybe yan yung nilive mo eh. Kasi naka-recover ka na din. Nawala na yung sakit, nawala na yung pain. Parang nawala na yung feelings. Kasi naka-recover ka na and ayaw mo na mag-risk pa na magsimula ng relationship with that person. Pero nagkaroon ng mutual understanding or maybe a relationship sa inyong dalawa with the Two of Cups kanina. Nagkaroon ng ending. So, nagkaroon ng relationship yan. Nasaktan ka, pero naka-recover ka na. And para bang ayaw mo na umulit, ayaw mo na mag-rest. Yun yun, no? Kasi, ayaw mo na masaktan ulit. For sure, no? Ano ba ang gusto mangyari ng person mo yan sa inyong dalawa? What's with that? Masyado marami ito. Dami. Okay. What's with the King of Wands here? Reunion. Gusto niyo magkaroon ng reunion kahit na para maapakan yung pride niya ba, no? Kasi King of Wands yun eh. Kahit maapakan yung pride niya, kahit masakit, no? Maapakan yung pride niya. Gagawin niya lahat kahit na maapakan pa yung pride niya. Kahit na masaktan siya, no? Kahit masakit na maapakan yung pride niya. Gagawin niya lahat para magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. Pero gusto niya magkaroon talaga ng reunion sa inyong dalawa. So yan. Masakit yun sa kanya na maapakan yung pride niya or yung kasi ano siya, confident na tao eh. Proud siya sa sarili niya, sa mga narating niya. And pag suyuin ka niyan eh, tamaan yung pride niya. Diba? Tsaka ego niya. Or pride talaga, hindi naman siya ego. Pride niya. Yung alam yun. Lahat naman ang tao may pride siguro, diba? So yeah. Next move ng person towards you. My goodness. Meron siyang i-leave ng package. Well, meron siyang mga i-leave ng baggage. May bibiliin to. Ang mag-recover na sa sadness. And, what's with the Nine of Pentacles here? Oh, the Devil in reverse. Kasi meron siyang i-leave ng mga baggage. Maybe yung mga, yung pride niya, no? Yun yung devil dito. Pride niya. Or yung pwedeng addiction or negative habits or hindi okay na ugali or pwede yung mapagmataas siya, yung ganyan.
kumbaga confident to na mag-show up sa'yo. Na wala na siyang mga baggage. Wala na siyang addictions or negative traits or toxic na ugali. Ang ganyan. Na stable na siya. Kunwari ay dati siyang kumbaga unhealthy yung buhay niya na pala inom, pala sugal, or may addiction, or else ay nag-cheat, mga ganyan. Ngayon ay wala na siya. Ano na siya, proud na siya, or confident na siya mag-show up sa'yo kasi wala na siya mga baggage. Yan yung pinili niya eh. And wala na siyang mga yung negative emotions na bit yung ganyan, no? With the five cups, and yung hindi na siya player, hindi na siya malaro, kumbaga ano siya, single and ready to mingle, ready to be with you, yung ganyan, no? Ano ba dyan? Ano ba ang gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Ano yung mga pangarap niya para sa inyong dalawa? Emperor. So with that, so meron siya pangarap para sa inyong dalawa. Ang matupad yung wish niya dito, guys, no? Na judgment in reverse. Okay. Na mapangasawa ka niya. Ang magkatuluyan kayong dalawa. Ang magkaroon ng stability. And well, with the emperor, ang mapangasawa ka niya. Matupad yung wish niya na magkatuluyan kayong dalawa. And then, ang maging matyagato or ang maging patient kayo, no? Parang katulad na itong goat, di ba? Mahaba yung pasensya. Or matyaga yung goat, di ba? Na umakyat sa mga sa bundok. So, ganun yun, no? May goal siya para sa inyong dalawa. Ang matupad ang wish niya magkatuluyan kayong dalawa. Na, yun yung goal niya. And willing tong magtiyaga. Ang gusto niya dito ay maging matiyaga kayo. Na, sa ano, kumbaga yung parang process yan eh. No? Parang may proseso. No? Hanggang sa mapangasawa ka niya. No? Yun yung goal niya dyan. Mapangasawa ka niya, makapiling ka na niya. And hindi lang basta sa imagination kasama kanya, no, kundi in reality, no, yung ganon na magkaroon ng result pa na magtiyaga siya, no, or maging matiyaga kayong dalawa, maybe na mag effort kayo sa isa't isa, or willing tong magtiyaga, maging mahaba yung pasensya niya, no? Until sa ma-reach niya yung pinnacle or yung pinnacle of success, which is yung goal niya na to be with you, di ba? See? Parang katulad nitong goat, matiyaga, talagang mayroong willpower, no? Na i-pursue yung goal niya. Ito naman yung goal niya, to be with you, with the lover's card. Ang makapiling kanya. What's with the lover's card here? Ang magkabati ko yung dalawa. Ang 12 months. Okay. Ang matupad yung goal niya. Goal niya, ambisyon niya. Na magkabati na kayong dalawa. And then,
Okay, Wheel of Fortune. Ang magkatuluyan kayong dalawa, guys. Yan. Na magkaroon ng new beginning and then yung magkaroon ng growth. So siya nga to, no? Sa kanyang offer yan, lumabas, oh. Na magkatuluyan kayong dalawa with the Wheel of Fortune. Kanya to, sa kanyang offer to. You know, may offer nga sa'yo. You know, parang kinlarify lang. May offer talaga siya sa'yo. So yan, a stable offer na kumbaga may kahinatnan, yung gusto niyo mag-grow, yung relationship niyo, yung ganun. Na you will have a future together, you will build a future together, na magkatuluyan kayong dalawa with a Wheel of Fortune and the Lover's Card, yung ganun. Na magmahalan kayo ng totoo at tapat, yung mga ganyan. So ito na lamang, guys, for collective readings. Mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.